Yun ang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Mapagpalang araw po sa ating mga kabisnes at sa ating mga kapapay. Ngayon mga kaibigan, ako po muli si Taong Gala. Sa araw nito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, naway pindutin mo ang subscribe button at bell button para updated ka sa susunod nating mga video. Ito na po mga kaibigan. Una po sa lahat, pagbigyan natin ng reaction itong pagpunta ni Mr. Kabisnes at ni Boogie sa bahay mismo ng nila Corey, sa nanay ni Corey. Matatandaan po natin doon po sa ating yung pong unang video ay naghalit niya po itong nanay ni Corey kay Boogie dahil daw sa hindi nagpaalam itong si Boogie na doon pala matutulog si Corey kila Kabisnes. Pero ito na nga't pinuntahan ni Mr. Kabisnes. Sumama na si Mr. Kabisnes dito kay Boogie. Alam niyo po mga kaibigan, sa daloy ng kwento, naglabas na ng sa loobin itong nanay ni Corey. No? Dahil sabi nga niya ay nagalit lang siya dahil hindi man lang di umano nagpaalam na aalis. And then nung nandoon na ay nag-text pa siya di umano kay Corey. Eh, sabi babalik pero hindi naman nakarating. So, para sa akin, payo ko lang kay Boogie. Isa po sa pinakamagandang pagpapakita na sincere ka sa isang layunin ay ang pagrespeto at paggalang sa magulang ng babaeng minamahal mo. Ito ay isa sa magandang aspeto na pinakamahalaga. Sabi pa nga, kung liligaw ka o akit ka ng ligaw sa isang babae, dapat dubli ang effort mo na gagawin doon sa magulang. Kung ating pong makikita mga idol, ito pong si Corey, ang status po nito ay siya po ang breadwinner sa kanila. Si Corey po ang nagbibigay ng pag-asa dahil siya po ang nagtatrabaho sa abroad, siya po yung kumikita. At sa ganitong pagkakataon, maaaring talagang kumbaga magkaroon ng sitwasyon na maging overprotected ang nanay ni Corey. Dahil una, siyempre, pwedeng mangyari yun na sumagi sa isip niya, ano ang mangyayari after kung sakaling mag-asawa si Corey, di ho ba? Ano ang mangyayari sa kanilang pamilya? Marami po sa nagbabasa o mga nagko-comment doon, no? Nababasa natin yung mga comment nila, sinasabi na hayaan na lang daw sana ni nanay dahil matanda na si Corey, may edad na si Corey. Pero ako para sa akin, hindi mo maiwawala kasi kultura yan ng Pinoy eh. Huwag natin ilayo ang kultura ng Pinoy na ang mga magulang ay overprotected sa kanilang mga anak, higit lalo kung ang anak nila ay breadwinner. Kung ang anak nila ang nagbumubuhay sa kanilang pamilya, sobrang protektado ito ng nanay. Dahil siyempre, iisipin ng nanay kung mag-aasawa itong kanyang anak, ano na lang ang magiging takbo ng kanilang buhay. Nandiyan yung mga bahin na pag-aalangan eh, di ba? Pero ang lahat ng ito ay maaayos kung una, bibigyan ng higit na pansin ni Boogie itong magulang ni Corey. Una, hindi naman mahirap eh. Dahil una, syempre, napasok nga sila doon sa programa ni Kabisnes dahil kay Kayla. Pangalawa, kilala si Boogie. Sabi nga ni nanay, eh, hangang-hanga siya kay Boogie nung mga nagdaan. Pero ito nga pong nangyari na hindi sila nakapagpaalam ay tila nawalan ng gana si nanay para kay Boogie. Ang malaking katanungan dito, ito na po ba yung magiging katapusan? Ending na po ba ito ng Corgi tandem, ng Corgi love team dito sa Kabisnes? No? Napakasakit isipin. Although alam natin na parang first time umibig si Boogie dito, no? Parang first time niya itong si Corey dahil mapapansin natin na ang tagal din hindi natin nalaman ang love life ni Boogie, at nang dumating niya itong si Corey ay dito lamang nakita natin na nagningning ang kanyang buhay. Kumbaga ay naging makulay ang kanyang buhay. Ano mga ito? Kaya lang, sa pagkakataong ito, kumbaga parang ano eh, parang na-bypass yung nanay ni Corey. Which is, parang masasabi ko, sorry po Boogie, pero pwede nating masabi, wrong move ang nangyari. Although alam ko naman na marami ang nagko-comment na, hindi kasi matanda na, may edad na si Corey, hindi na kailangan ipagpaalam. Pero
Katulad nga ng sinasabi ko, sabi nga, hindi natin dapat kalimutan na andyan po lagi sa ganyang kultura ng mga pamilya yung pagre-respeto at paggalang. Kahit na sabihin natin, nasa wastong edad, may edad na o tamang edad na ang mga nagmamahalan, huwag po nating isantabi na minsan ang nanay ay kailangan bigyan pa rin ng pagkakataon na irespeto, igalang, ipaalam. Yung bang ano na lang, yung parang kumbaga yung mga idol ay pagpapaalam lang na aalis or kung saan pupunta, kung saan na nandyan. Isa yan sa pagbibigay ng pagkakataon na pinapahalagahan mo ang iyong magiging nanay. Yung magiging manugang. Ang iyong magiging biyanan pala. Diyos mo, ba't naging manugang yan? Ang iyong magiging biyanan, pinapahalagahan mo ang iyong biyanan. Ito yung ano lang eh, ito lang yung naging missing part ni Boogie sa ganitong klaseng relasyon. Pero habang nag-uusap si Boogie, kung ating babalikan yung kanilang previous na kwentuhan, no? Laging sinasabi ni Boogie na gusto niya laging nakikita, gusto niya na nasisilayan niya lagi si Corey. Para sa akin, siguro ang payo lang natin sa ganitong klaseng sitwasyon, although nasa wastong gulang na sila, kailangan talaga isaalang-alang din ni Boogie yung sitwasyon ni Corey. Dahil una, mayroon siyang binubuhay. Mayroon siyang pamilyang binubuhay mula sa kanyang pagpapagod at pagtatrabaho sa ibang bansa. Oo nga't maaaring kitain nila ang kinikita ni Corey sa ibang bansa. Pero iba ang usapan na si Corey mismo yung kumikita mula sa kanyang sariling income, mula sa kanyang diskarte at sariling pagod. Kasi ang lahat ng kinikita niya ay pwede niyang ilagay doon sa kanyang pamilya. Kung sila ni Boogie ang mag-aasawa, maaaring ang kinita nila ay hindi naman lahat ilalagay doon sa kanyang pamilya, di ba? Dahil meron din silang mga responsibilidad at obligasyon na bilang mag-asawa sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. So, dito, maaaring masabi natin na kung mahal ni Boogie si Corey, ay hayaan na munang ganyan ang sitwasyon at planuhin ang mga pagkakataon kung kailan sila talagang silang mag-asawa. Dahil kung talagang sila, hindi naman maghihiwalay yun at hindi naman itatatwa yun. Ang kailangan dito ay maayos na pagpaplano, higit lalo na dapat isaalang-alang dahil may mabigat na responsibilidad siguro sa kanyang mga magulang. Dahil siya ang bumubuhay dito. So kumbaga, paano nila yung mga parang transformation, yung paano niya ayusin yung kanyang buhay, ano po, mula sa pagiging breadwinner and at this time, kung sakaling magkakatuluyan sila ni Boogie. Pero kung talagang mahal ni Boogie si Corey, ako naniniwala ako na kailangan magtiis siya muna. Muna, ngayon pa lang sila nagkikita. Pangalawa, kailangan muna na mas mapalalim pa ang kanilang mga damdamin. Dahil ang pag-aasawa ay hindi kaning isusubo na kung sakaling nagkaroon na ng problema sa kapalang nalaman, yan kasi magsisisihan, di ba? Mas mainam na habang tumatagal ang relasyon ay nalalaman nila ang kanilang mga damdamin at nakikilala nila ang bawat isa. Upang sa ganun, kapag handa na sila, lumagay sa tahimik, ay siguradong magiging matagumpay ang kanilang relasyon. Well, para sa akin, dalangin ko, anuman o saan man mapunta itong kanilang relasyon, sana nasa kay Boogie pa rin ang susi, ang pagtsatsaga na huwag sana siyang sumuko. Dahil una, siya ang lalaki. Sa pagkakataong ito na nangliligaw siya, mainam na siya dapat ang mag-initiate at magpakita na hindi siya susuko sa anumang hamon at pagdadaanan nila ni Corey. Ako po si Taong Galang, mga kaibigan. Kung kayo po ang tatanungin, ano po yung inyong mga reaksyon patungkol po dito? Comment down below, kabahagi ka po ng video ito. At syempre, bago po tayo magtapos, please do kuning
ka-business official, ka-business family, and of course, Papa Dins and Taong Gala. At isama na rin po natin ang ating mga kapwa reactors na sina Anime Reactors TV. Kasama po si Ma'am Flair's Channel, Katangay Vlog, kasama si Almenda Mix Vlog, and of course, Analisa Reality Vlog, and si Kalinga Tora. Sa inyo pong lahat mga idol, mapagpalang araw sa inyo. Sa inyo mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Opo.